Hello, hello mga ka-trending! Maligayang pagbabalik sa Ziki Trend. Dahil wala pang masyadong update ngayon sa tambalang jolay na sina Jelay Andres at John Gutierrez, babalikan muna natin ang mga sinabi noon ni John na talaga namang makapagsabi ka na this man deserve a second chance. Sabi ko naman sa inyo, lahat gagawin ko para lang sumaya siya. Kahit magmukhang tanga, basta makitang nakangiti siya, napakalaking bagay na nun para sa akin. Kahit hindi ko siya nakakasama na dapat, kapiling ko siya araw-araw mula pagkising hanggang pagtulog. Pero eto, pinagdudusahan ko pa din. Hindi ko mapakita sa kanya o mapadama sa kanya kung gaano siya kaimportante sa akin. Nawala halos yung buhay ko, nung kalahati ko. Hindi ako buo, pero nagkakaroon ng pag-asa sa mga ngiti niya. Salamat at pinapansin na din niya ako ng normal. Salamat din sa mga dasal niyo at salamat din sa Diyos. Hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya nung makita ko siyang tumatawa ulit dahil sa akin. Sana mabalik ko pa yung moment na masayang-masaya kaming dalawa. Sobrang saya ko na dahil nakita ko siya kahit sandali lang, nakitang umiti siya at napasaya siya dahil sa ginawa ko. Alam niyo guys, sobrang hirap na pinagdadaan ako ngayon. Kaya huwag kayong tutulad sa akin. Small things matter, ika nga. Kung alam niyong magagalit o hindi magugustuhan ng partner niyo yung gagawin nyo or maapektuhan nyo yung samahan nyo, eh wag na wag nyo nang gagawin kasi posible. Sure ako na sobrang laki ng mawawala sa'yo. At pagsisisihan at pagsisisihan mo yon, wag na wag nyo antayin mahuli ang lahat para bumawi. At kung nakagawa man kayo ng kasalanan, wag na wag nyo antayin mahuli ang lahat. Plus, lagi lang kayo magtitiwala kay God. He solves most of my problems. Di ko alam kung bakit, ba't niya ako tinutulungan. But yes, always trust God. Buong trust, ibigay mo lang kay God. He will lead the way para maging maayos ka, para magtagumpay ka, and para tulungan ka, para maging positive ka. So yeah, like I said, trust God. Always pray. It works. I promise, it works guys. Kung kaya nyong hindi magkamali sa mga taong mahal nyo, iwasan nyo na. Ako, kamali ako kahit mahal na mahal ko yung tao. Pinakasalan ko pa nga eh. Siya yung pinili kong pangasalan kasi sa tingin ko siya yung binigay sa akin ni God. Siya na yung pinagpe-pray ko. Kaya ito, sisingsisi ako na hindi kami magkasama ngayong quarantine, yung lockdown, hindi kami magkasama dahil sa nagawa ko. Kaya kung kaya nyong hindi masaktan yung mga mahal nyo para mapalayo sa inyo, huwag na kayong gagawa ng ikasisira nyo or makakaapekto sa relationship nyo.